So, ito po mga kachokaran ang problema, no? Ng isang banyo dito. So, nasira na to sa old age na niya. Tagal na yung seal. So, nahirapan akong magtanggal ng tornilyo. Doon sa loob, yung tinatanggal ko kahapon. Yung dalawang tornilyo na yun, no? So, ngayon nakakatanggal ko na. Ito ang bibili natin ngayon. Para hindi na tumutulo yung tubig pagka-flush. So ito yung suspect ko na talagang problema niya eh. So hinanap na natin yung mga kachokaran. Ito tayo sa palengke. Hindi pa na mabibili na ang ganun na. Ang ating gagawin yung ang available na ganito lang ang bibili. Walang kulte. Eh since magana pa naman lahat, kailangan nila natin mag-DIY. So, linisin muna natin. Dito siya. Yan. Dito siya tumutulo eh. Dito lumalabas yung tubig. Natakpan niya. Ang laki na niya. Ito na to. So, pwedeng gamitin dyan. Chinelas. Kasi gumagana pa lahat yung gamit niya sa loob. Ito lang naman ang may sira. So, hanap muna ako ng pwedeng mapag gamitin. As kapalit. Doon niya. Mga kachokaran, nakakita ako ng pwede natin pagpalit lumang chinelas. O, palitan natin, kunin natin ng sukat. Dapat kasing sukat nito. Yun, buti na lang sakto. So, gugupitan ko to ng asing laki niya. Yun. Pwede na to. Yun o. So, check nga natin kung dito ba dapat to o kung saan. Okay. So, sundan natin yung dati. Balik natin ito. Dito natin siya ipasok. Yun o, parang sinukat ah. Sakto. Alright. Check na natin kung lalapat. Or baligtad natin para mas flat. Ah, hindi. Tama yun. Nakahulma na. Right. Natin. So, eto na nga mga kachokaran, no? Nakagawa ko ng dalawang to sa chinelas lang to eh. Kasi wala pala talagang nabibili nito ng ganito lang. Wala pala. Ipunta ako dun kanya sa ano. Ngayon,
Na-advise sa akin nung nagtitinda doon, since gumagana pa naman lahat yung sa loob ng tangke, magubit na lang ng chinelas. So, ito, magubit ako ng isa paghita. Ito'y tumulo pa. Ito, nag-fit na siya. Then, idadagdag natin ito doon. So, subukan muna natin to ilagay. Then we'll fix it. Try natin kung may tulo pa. Sinyaga-tsaga akong gupitin sa gitna. Try natin lagay ito. Pag nag-fit to, so, nilagyan ko na rin ng langis ang mga tornilyo niya. So, if you fix ko muna dun sa butas, isa, ayan, saka dun sa ano ba? Ayan, sa isa. Right? Now we'll open the valve. We'll open this valve. Natin kung may tagas pa dyan. Ayan. Dati may tulo dito. So parang okay na dyan sa pagpahan yung lagay natin. May tubig na siya. Then lagay natin itong floater. Yung floater niya to stop the water. Ano natin. Okay. Yun. Umangat. Yung floater ang mag-i-stop ng water pag full na siya. Pag na-reach na yung tamang level ng tubig. See? Yun, huminto. I think we did it right. Now, check natin dito sa flush niya na kung okay. So, simulan natin itong mga gamit. Alright. Open. And turn on the lumian. And then, punin ko muna yung chain. So first try, I'll pull the chain. Wait, there. Ayun, ah. Balik. Tingnan natin kung may leak dito. Then siya mapuno. Galing. So at least matatalawa tayong 2 shots. Yan. Dalawang tipid na trabaho, mga kajokaran. Siyempre, kung kaya namang gawin natin, di ba? Tayo na lang para medyo makatipid tayo sa mga gastos. Kaya naman, matataas na yung bilingin ngayon. So, medyo makapagtipid tayo. Right? Let's see. May problema ba?
Tulad nito, meron siyang leak. Ano natin pag automatic na siya. Pag nagsara na, so means may problema doon sa ayun, wala, tumigil siya oh. Wow, very good. Perfect. Job well done. Ayos. Wow. See? Ito pa, no? Medyo makakatipid tayo niyan sa mga gastusin natin. Alright. Perfect. Okay. Check natin. One more time. I'll pull the chain dun sa bago natin biniling rubber plopper. Ito na ba? So this is the chain. It's the chain. Then it will flush. Rubber it. Perfect. Perfect. So, isasoli ko na yung mga dapat na nandito. Then, it's done. One by one, I put it back. So, this is the one kung saan mag-attach yung chain. So, ito ay nandito. Right? Dapat nasa gitna siya. Kasi ito ay nasa gitna ng butas ng cover. Ito. Dapat dito siya. Alisin ko muna. Yun. Next. Fix ko muna siya. Kasi ito, dito naman. Yan. We'll tighten the screw. Okay. Hindi siya nakasagabal dun sa ano. Let's see on the other side. Para hindi siya nakasagabal dun sa closer. So hindi siya pwede. Dito lang talaga siya. Right, let's put the chain dito, siya ay attach dito, abot yun. Okay, let's wait. Yung ulit natin, then ilalagay na natin yung cover. So same thing, yung casing niya dapat sakto. Yun. Sakto. Perfect. Now, you can fix it fully. Dahan-dahan lang pag-ikot kasi medyo brittle na yung mga gamit sa loob. Right. The last thing to fix. Okay. Let's check it out. Ito yung pindutan. Let's flush.
All right. Everything cool. Yes. Ang galing. Ang galing ko. Perfect. Naka-isa na naman tayo. So we have two shots. Naka-dalawa tayo ang gawa ngayon. Dalawang inodoro sa taas. Kaya ang ginagawa ito, mga kachokaran, syempre. Sayang din naman ang chance. Tsaka ako yung nandito ako sa bahay. Kahit pa paano eh. Talaga kailangan kong gawin ito para ma-maintain na lahat ng kailangan dito sa bahay. Kaya marami pa akong magagawa dito siguro. Yung mga ilaw na hindi sa sumisindi, it's either punde or wala ng connection. So, titingnan ko lahat dyan. Alright. Sa ngayon mga kachokara, hanggang dito lang po muna aking vlog. Maraming salamat sa pagsama niya sa akin. Ako po yung talaga nagpapasalamat sa inyo. And please don't forget to subscribe po. Like and share. Maraming salamat po. Bye-bye! So, yun na nga po mga kachokara. Malinis na. At least na ang lahat. That's it.